Palapit na naman tayo ng palapit dun sa ating pupuntahan. At ayan, di ba? Kita nyo naman. Medyo nga labo-labo lang ang tubig dahil nga umulan kagabi. So, kahapon sobrang lakas ng ulan. Kaya yan, malabo ang tubig. At dito sa ibabaw na to, naglalaba yung mga taga rito. Nadayo sila ang paglalaba dito sa ilog na to. At ito na nga, pababa na tayo. So ito, sundan natin lang yung agos ng tubig. Yes, at andito na nga po tayo sa Karakawa Falls. Bali, isang oras at kalahati natin itong lilakbay. May nagsakay tayo at saka naglakad. So hindi pwede nga yung sasakyan natin. Mula doon sa bayan ng Magallanes, Cavite, yan, isang oras at kalahati itong lakbayin. Pero kung kayo ay nakamotor lamang, bali nasa 30 minutes lang o wala pa siguro, andito na kayo. So, abot naman hanggang dito yung motor. Pag summer, abot din dito yung mga four wheels. At ito, papaba na tayo, dahan-dahan lang. Kapit lang ako dito sa gilid. Ayan, at ang maririnig mo talaga ang lakas ng lagaslas ng tubig. Ito pong Karakawa ay puro bato talaga yung makikita nyo na naturally formed rock pools po. Ani mo yung swimming pool na hinubog na pabilog. At mula dyan sa mga bato na yon, sa taas na yon, nagtatalo na ang mga dumadayo dito or namamasyal dito, naliligo, nagpipiknik noong wala pang pandemic. So, ayan. So, sana matapos na yung pandemic at para mapuntahan to ng mga maraming tao o napasyalan. Napakaganda po nito. Ayan, o, tiyan mo, hugis bilog siya. Ano mo yung swimming pool talaga na tapos na yon, babagsak na dito sa pangalawang kawa naman dito. Nabilog din. So, talagang as in, napakaganda talaga. So, hindi nga lang natin makita yung ano dahil ang tubig ay malabo, di ba? Dahil nga umulan, so bumaha. So yan yung kawa, tapos dito babagsak dito. So makikita mo naman na walang lusutan. Tingnan nyo. So yan, di ba? Oh. So may lagusan sa ilalim, yan. Yung mga maglalangoy o yung mga turista dito, yung mga dumadayo mag-picnic, bali, from dito sa kawang malaki na to, pangalwa, sumisisid sila sa ilalim ng lagusan para makapunta rito sa Animoy Jacuzzi. Yan, o, di ba? At yun na nga, sabi ko yung napakahiwaga nito dahil puro bato po ito na nakaukit na mismo na animo nga, di ba? Parang swimming pool, bilog-bilog mula dun sa taas, maliit na bilog, malaking bilog. Ayan, tapos ito na naman, maliit, pababa. At mula dun sa taas na yung bumabagsak yung tubig dito, yan, sa dalawang kawang magpanood na na. Hindi ko na makita eh. Dahil malayo ako ng konti. Buwan ng Agos. Sinabi ko nga, malawak to, puro bato. So, di ba, napakaganda talaga. Yan o, from dyan sa mga side na yan. Sobrang ganda ng falls. Nakikita nyo talagang ang ganda dito, mga photoshoot. Yan, magpunta kayo dito. Mag-swimming, picnic. At sinasabing mahiwaga nga ito dahil puro mga bato. Mayroong bakas ng malaking kalabaw at saka malaking tao o yung higante. Makikita mo nasa batuhan. At dito sa baba na to, ito naman po yung tinatawag na maragat-ragat. So ito yung pinakamalaki dito sa baba. Pinakabagsakan na ng tubig na marami pong isda. Pwede tayong mamingit dito. So, at sa lahat dyan, bali pumunta na po kayo dito. At ito po ay walang entrance fee. So yan, wala kayong babayaran. Magdadala lang kayo ng mga pagkain na baon nyo po. Bali, yung mga basura, ayan, kita nyo naman, napakalinis. O, magdadala kayo ng plastic ninyo para sa inyong basurahan. Iba, dalhin nyo din pa uwi. So, yun, tingin nyo naman, di ba? Puro bato. Ang gaganda. Napakadali lang po itong puntahan from Manila. Punta lang kayo dito sa Magallanes, Cavite. So, baya po Naik, Tansa, o Maragondon.
Tapos ito po, Magallanes Cavite na ang dadaanan nyo. From Magallanes Cavite, magta-travel naman kayo papunta po sa Matahong na Sugbu, Batangas. Or kung galing naman kayo dito sa kabila, Latag, via Latag na Sugbu, Batangas ang dadaanan nyo.